So yun guys, turo ko lang sa inyo kung paano to, kung paano ko ginawa to, or pakita ko lang kasi hindi ko naman matuturo siya dito kasi nga real time to, nung time na ginagawa ko yung video na yon, rinirecord ko siya. So ito nga yung record niya. And panoorin niyo na lang siguro kung paano ko siya ginawa, yung process na from human magta-transit to liquid, no. So enjoy for your watching guys. So enjoy listening na lang sa music and babush. So yun guys, no, wala tayong reference, or hindi ako gumamit ng any kind of reference to animate this kind of effects. So based lang din talaga to sa imagination ko, idea ko. And yun nga, since matagal na rin kasi ako nagtatrabaho sa animation, hindi bilang animator kundi compositor. So kapag compositor ko kasi, lahat talaga actually makikita mo eh, from layout hanggang sa dumating sa iyo yung video, yung project, or yung scene na yon, makikita mo lahat ng mga nangyari na ginawa doon. So lagi ko nag-observe sa mga ginagawa ng mga animators, sa mga animations na ginagawa nila. So isa to sa mga na-adapt ko na rin siguro
kahit hindi ko na rin siya totally na pag-aralan. Baga, nagpa-flashback lang din sa akin kung paano nila ginagawa na i-animate yung liquid, yung mga ganun. So, ano na rin, kung matagal ka na rin kasi talaga na nag-a-animate, no, magkakaroon ka rin talaga totally ng idea kung paano mo siya gagawin, yung flow, kung paano na yung pagkakasunod-sunod ng flow ng galaw dun sa ina-animate mo. So, parang ano na lang din, easy na lang din talaga siya totally sa'yo. Parang mas madali mo na rin talaga siya totally na-imagine. Compare kapag bago ka pa lang, lahat hula, kung paano mo siya gagawin, kung paano mo i-animate, kung paano mo pagagalawin. Kailangan mo talaga siya totally ng reference or flow kung paano mo magkaroon ka man lang ng idea dun sa ginagawa mo, di ba? Pero kung matagal ka na, parang lahat na lang kasi totally, parang madali na lang din talaga siya totally sa'yo. So, enjoy for listening music ulit and babush! Kung ikaw yung klase ng tao na talagang willing matuto or gusto talagang matuto, sinasuggest ko sa iyo na panoorin mo lang talaga lagi yung mga bagay na gusto mo. So for example, ito. Gusto mo matuto ng another new way ng pag-animate or mas mag-level up ka sa pag-animation.
or kung ikaw yung tao na wala pa talagang totally idea sa pag-a-animate and gusto mong magkaroon ng idea, i-suggest sa'yo na manood ka lang na manood. Kasi based on my experience po, lagi ko itong sinasabi sa mga video ko, na kapag pinapanood ko yung isang bagay, mas nakikita ko na na-adapt ko siya. Pag paulit-ulit ko siyang pinapanood at saka iniintindi ko yung step by step na ginagawa niya. Hindi yung pinanood ko lang pero hindi ko naman iniintindi, di ba? Iba kasi yung pinanood mo pero iniintindi mo. So, I suggest sa'yo guys, panoorin mo at panoorin mo lang yung video na may na-upload ko. And hopefully na meron kang matutunan. So, enjoy listening music again and babush! Ito pa guys, yung isa sa mga tip na pwede kong mabigay sa inyo. Kapag ka yung isang bagay na ina-animate mo, eh hindi mo na talaga totally makuha sa imaginations mo, hindi mo siya makita na yung talagang pagkakasunod-sunod ng flow niya, hindi mo makita from your imaginations lang. Gumamit ka na ng paraan kung saan mademo mo siya. Kung kinakailangan mag-i-action mo yung sarili mo, actually ganito yung mga animator totally. Kapag hindi nila makuha sa imaginations lang,
ina-action nila yung sila mismo yung nag-a-action dun sa i-animate nila para mas makita nila kung ano yung tamang accurate na pose dun sa ginagawa nila. So for example, humarap ka lang sa salamin, tignan mo yung expression ng mukha mo, kung mukha mo yung ina-animate mo, kung face expression yung ina-animate mo, kung movement naman yung ina-animate mo, eh tingin ka lang ulit sa salamin and then i-act mo lang yung bagay na gusto mong i-animate. Then makikita mo na kung paano yung tamang proportion, kung paano yung tamang movement na ginagawa mo. So, malaking bagay yung salamin para makita mo yung ano no, yung mga hindi mo ma-imagine na action na gusto mong i-animate. So, isa lang to sa mga tip na pwede ko mabigay sa inyo and hopefully makatulong din sa inyo. And enjoy for listening this music. Babush! We'll be right back.
Ayun guys, no, I hope meron kayo nakuha or natutunan dito sa video na pinost ko. So hindi ko tinimelapse to ng sobra, sakto lang, para at least kahit paano makita nyo yung step by step, yung real time, may makita kayong pagka real time animation na ginawa ko. Actually, umabot to ng 45 minutes yung pag-a-animate ko nito, but pinaiksi ko lang siya hanggang 20 minutes para kalahati, para at least kahit paano hindi ganun kabilis yung pagkakagawa sa video, hindi mabilis yung takbo ng video, di ba? At least makita nyo pa rin yung flow kung paano ko siya inanimate. And ayun, hanggang dito na lang muna ulit siguro, and may mga ipopost pa ako na video regarding dito rin, and yung iba pa mga scenes na ginawa ko kung paano ko siya inanimate. So hopefully maging updated kayo, and stay tuned pa rin sa videos na i-upload ko, and thanks for supporting me, and God bless. Babush. Don't forget to like the video and subscribe sa mga hindi pa nakapag-subscribe, and see you on my next upload. Bye-bye.